Musbong ang online selling kasabay ng pagragasa ng pandemya dala ng COVID-19 sa bansa noong taong 2020. Sa pagdinig ng 2023 budget ng Department of Finance, nilinaw ni Senator Robin Hood Padilla ang plano na buwisan ang online sellers. Opo ba na magkakaroon na yung itatax na natin yung mga online sellers? Yun lang po, isang tanong lang po yun. Agad naman sumagot si Finance Secretary Benjamin Jokno. Meron po proposal na itatax po yung online sales, no? Kaya ang basehan po noon ay yung fairness. Kasi kung bibili ka sa regular store, may tax. Bakit man walang tax yung online services? Yun lang po. Nilinaw lang din ni Padilla na ang papatawan ng buwis ay hindi ang mga maliliit na online sellers. At katwiran niya, nababahala kasi ang kanyang misis na si Mariel. Kinumpirma naman ito ni Jokno na ipatutupad sa kanila ang value-added tax exemption gaya sa mga maliliit na negosyo. Pero meron po yung kategory lang po siguro, no? Kasi yung iba naman po, maliliit lang ng mga online seller. Siguro may kategory lang yun, ano? Meron naman po siguro yung average, ano? Siyempre rin yun, Sec, no? Yung income is less than 250 a year. Yung value-added tax. Mag-apply exactly. Yung gano'n. Kasi it's a nature of a value-added tax po eh. So yung kung ano yun... For VAT sa bawat benta, may 12%. Pero ano po yung dati? Ano yung pa rin? Hindi tatas. Oo, kasi nag-aalala yung asawa ko eh. All-in-one. Si Senator Raffy Tulpo, pino na naman na panay sa masa, hinuhugot ang dagdag buwis para sa karagdagang pondo ng gobyerno. Noong 2010 po, sabi po ng BIR, kailangan daw po mag-issue na ng resibo ang mga pedicab drivers, tricycle drivers at vendors. Now, noong 2017 naman, sabi ng BIR, in fact, inatasan nila ang kanilang 123 collectors, 123 revenue district officers na para mag-ikot nationwide, i-monitor at ilista ang lahat ng sari-sari store para sa posibleng pagbubuwis sa kanila. Noong 2019 naman, sabi ng BIR, buwisan ang lahat ng vloggers. Ang tanong po, tuwing kailangan ng BIR na mag-increase sa tax collection, maliliit po ng mga kababayan natin ang tinatarget. Pagbabahagi ni Tulpo, isa sa mga maaring mapalaki ang kita ng dalawang kawanihan na nasa ilalim ng Department of Finance, ang Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs ay ang mga kumpanya ng langis. Kung gusto po talaga ng BIR na taasan ang koleksyon nito, bakit hindi po targetin ang mga lalaki tulad po ng mga oil companies? Sa oil smuggling, malaki po ang perang nawawala by the millions, by the hundreds of billions of pesos every year ang nawawala sa oil smuggling. Sabi po ng gobyerno natin through DOF, ang savior daw dito ay ang fuel marking. Tama po ba? Dahil sa fuel marking, 439 billion pesos daw po in oil collection taxes ang nalikom. Tama po ba? 439 billion? Is that right? Isa sa mga ipinunto ni Tulpo ang dapat na pagsasagawa ng inspections ng Customs Bureau kasama ang Department of Energy at isang independent audit company para matiyak na nakokolektahan ng tamang buwis ang mga naibebenta nilang mga produktong petrolyo. Diin ng senador, dapat ay magkatugma ang ulat ng United Nations Conference of Trade and Development o UNCTAD sa ulat ng BIR at Customs. At sa terms of reference po nila, dapat 1,700 gasoline stations nationwide ang nagagawa nilang fuel marking. Yan po ba ay nasusunod? So ibig sabihin, dapat po 1,700 ang napuntahan physically ng team na composed of Bureau of Customs, Department of Energy, and SGS. 20 teams po yan. Kapag hindi po kayo nakapag-provide sa amin ng 1,700 na binisitahan mga gasoline stations, then po tayo sa isa't isa. Meaning, ng gobyerno, ang taong bayan, ng customs, ng BOC, at BIR, at BOC, ang taong bayan.
Sa 30.6 billion pesos na inihingi budget ng DOF para sa susunod na taon, halos 4 na bilyong piso ang inilaan para sa modernisasyon ng Customs at Internal Revenue Bureaus. Depensa ni Jokno, ang hinihingi nilang pondo ay gagamitin para sa patuloy na pagpapasigla muli ng ekonomiya ng bansa. The DOF has allotted a total of 4.5 billion pesos for the funding of various digitalization and modernization projects. We have proposed a 4 billion budget to fund specifically the BIR and the Bureau of Customs Modernization Initiatives for next year. In closing, let me assure Congress that the passage of our proposed budget will equip us with the tools we need to keep the country's fiscal health in fighting shape as we pursue rapid recovery and broad-based economic growth. Ang kabuuan budget ng kagawaran ay mataas sa kanilang 26.7 billion pesos budget ngayong taon. Naaprubahan naman na ng komite ang nais na budget ng DOF at inaasahan na ipresenta ito ni Committee on Finance Chairman Senator Sani Angara sa plenaryo para sa final na pag-aproba ng Senado. John Scosio, Radyo Inquirer Online, Bayan Nagtatanong, mamaya nag-uusisa.